Inihayag ng isang eksperto na mas mataas ang viral load ng Delta COVID-19 variant kaysa sa iba pang variant ng COVID-19 at mas nagtatagal rin ang virus sa katawan ng naimpeksyon na individual, kung kaya't kahit na asymptomatic ay nakakapanghawa at nagpo-positibo pa rin. Ayon sa kanila, kung ikukumpara sa ibang variants of concern, mas maraming na ipoproduce na virus ang Delta variant at mas mahaba ang pamamalagi nito sa katawan ng naimpeksyong individual. Sa presidential briefing nitong Miyerkules, sinabi ni Dr. Ron Jen Solante, miyembro ng vaccine expert ng bansa, na kung ihahambing ang Delta variant sa ibang variants of concern, mas maraming virus ang naiproduce nito. The viral load in the Delta variant were 1,260 times higher than the other strains. Okay, during the time that they were able to detect this. Ito ang rason niya kung bakit ang impeksyon ng individual ay maaari pa ring makapanghawa na hanggang 8 katao, pinakamababa na ang 4 na katao. Dagdag ni Solante, 97% itong mas nakakahawa kaysa sa iba pang kumakalat na COVID-19 variants. This has been documented in Australia, where one was infected by the Delta variant just by walking past an infected person in 5 to 10 second encounter. Pagdating sa sintomas, ani Solante, walang pinagkaiba ang clinical manifestations at haba ng manifestasyon ng mga sintomas ng Delta variant sa ibang variant. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi rin ng vaccine expert, dahil sa mas mataas na viral load ng naturang variant, mas matagal ang pananatili ng virus sa katawan ng naimpeksyon nito. Ito anya ang dahilan kung bakit positibo pa rin sa virus ang 8 sa pinakahuling naitala na 16 na Delta variant cases matapos isinailalim muli sa testing. Dagdag ni Solante, kahit wala ng sintomas, maaari pa rin makapanghawa ang naimpeksyon ng naturang variant dahil pa rin sa mas mataas na viral load. Matatandaan na sinabi kamakailan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na asymptomatic ang 8 aktibong kaso. Iginiit naman ang vaccine expert na lahat ng bakuna na binigyan ng Emergency Use Authorization o EUA sa Pilipinas ay epektibo laban sa variants ng COVID-19. Gayunpaman, dagdag ni Solante na mas may advantage sa paglaban kontra COVID-19 ang mga nakatanggap ng kumpletong bakuna.